Hello, Sir Jovi. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir. Testing nila natin, sir, yung unit na order nyo. So, this is the BFC, BCM, MCMR, MK2, 8.5 inches airsoft gas blowback rifle. So, ito yung latest version ng mga BCM, MCMR, na MK2. Okay, 8.5 inches yung length. Okay? Tapos, hindi siya two-tone. MK2 siya, pero all black siya. Okay? So, ayan siya. Alright, so, na-testing ko na siya actually. Kasi nga, adjustin natin yung FPS na, yung FPS niya. So, naset ko na siya. And, I think ito na yung highest FPS niya eh. Parang naset ko kasi siya sa 450 using magazine ko, yung mga luma. So, hindi ko pa na testing using your original magazines. Okay, so ito, testing natin ngayon using your... Hindi, para sa ito original. No? Kumbaga, ito yung brand new magazine, so hindi pa na testing ng Pro. So, yung FPS should be higher. Kasi yung ginamit ko na pang test is old magazine. Parang ganun. So, ito, dapat mas malakas to. Okay? Tapos, nilagyan ko na rin ng... synthetic grease, no, ng grease yung bolt carrier. So mas ano na to, so yung bolt carrier tsaka tong charging handles ay babaw, nilagyan ko na rin, tsaka yung actually yung buffer medyo pinahiran ko na rin, so mas smooth na siya. Kaya yung pag testing ko kanina, yung rate of fire niya mabilis na, nasa 14 BB per second. Okay, so usually kasi para nasa 12 or 13, so sa kanya para nasa 14 siya. So okay, so ngayon, teka lang, hammer down. So ngayon, to testing natin, pakita ko lang sa inyo. Okay, just to make sure na gumagana. Okay, so buksan ko lang yung chronograph. Okay, so ayan. So more or less, kasi pagka may lumalabas na BB, nagbiblink naman to, malabo na kasi, para lang makita nyo na may lumalabas. Okay, tapos, pag pwede ka naman pakita sa inyo kung ilan yung FPS makuha natin, kahit medyo malabo, medyo may certain angle lang. Okay, so... ayan, meron na akong tissue sa aking tenga kasi nga medyo malakas yung mga BCM. Ayan. Okay? So, always remember to keep your trigger finger out. So, ayan, for the first magazine. Hindi ko alam kung ilang bala nilagay ko rito. Basta medyo madami-dami naman sa kanilang dalawa. Okay. So, ito na. Pasok natin. Okay. So, pull back the slide. Charging. Charging handle. Okay. So, teka, firing. Ayan. So, 400. Pag-fight na ako, nahirapan ako makita. 469.8. Palabo na rin ng palabo nga talaga. Ayan, hindi ko alam makita niya. 469. May certain angle eh. 469.8. Okay. So, ayan. Tapos sa pa. Teka, wait. Okay, ilan? 472.1. So, ayan. Okay. 472.1. Okay? So, ngayon, so, yung sa mga makakapanood pala ng video, this is the Redman Toys Edition, no? So, adjustable yung power niya. Kasi yung standard version, nasa 370 lang yata FPS yung power. Okay? Yun yung standard, yung worldwide release. Ito sa akin kasi special request. So, na-adjust yung FPS. Okay? So, ano ba gagawin ko next? Sapa. And then, ganito na para makita ko na agad. 472.9. Okay, so yun. More or less ganyan. Nasa 470, 460 yung FPS niya. Okay? So ngayon, rate of fire na testingin natin. Okay, rate of fire. Switching to full auto. Okay. Hawakan natin mabuti. Steady. Okay, yan. So we got 14.1 yung rate of fire niya. So 14.1 BB per second. Ayan. Alright, tapos ito yung FPS. 387.5 average FPS nung lahat ng BB na lumabas. Okay, or yung huling-huling BB lang.
Average yata. Average. Okay. So, kita. Bigyan natin sa same ulit. Puto ko lang. Ayan. So, lumabas yung FPS niya is nasa 451.9. Okay. Ayan. So, ngayon, busin natin. Semi-auto. No? Sakto ah. Saktong naubos. Ayan. So, wala nang bala. Okay, nag-open. Nag-open. Open bolt. Okay, so. Wait. Open bolt, diba? Ayan, ganyan. Nag-open bolt, diba? So, ngayon, gamitin naman natin yung isang magazine. So, ito yung isa. Ito yung isa. Okay, so, pasok natin. Tapos, pwede mo ito i-press, pero kayo, bahala kayo. Gusto nyo. Ako kasi, ito hinihila ako. Parang hindi na papudpud agad. Parang ganun. Pero, matagal naman siguro papudpud to. Pero, hindi ko naman din ginagawa. Okay, hindi naman ako nasa gere. Wala naman tayo sa gere. Okay, so ayan. I have all the time in the world or in the dying. Okay, so wala. So ito, testing natin FPS, no? So, four sixty point one. Full auto. Medyo na okay naman, naman, pero yung kanina lang parang medyo masikip kasi nga siguro bago lang. Okay? So ito, nag-full auto na. So testingin natin, full auto. We got 13.6 BB per second and 413.4. Okay? So, sa mga gas type, hindi talaga maganda yung nagfo-full auto. Kasi nga, malamig yung mag. Kumbaga, masyado madaming gas, tapos mabilis yung cycle. Ano yung parang yung labas ng gas, sobrang continuous. So, hindi siya masyado okay. Kaya kasi na, if ever lang, mag-burst mode ka lang. Burst mode. Ganun siya. So, ako yung next thing na. Kasi pag nag-burst mode ka kasi, hindi natin makukuha yung rate of fire. So, kailangan talaga natin testingin yung full auto. Okay? So, paano ba ito? Ano next? Burst mode. Sige nga. Hindi ko alam kung may bala pa ito eh. Pero, wait. Lagyan ko na lang. Lagyan na lang natin. Ah, konti na yung bala. Wala na palang bala. Wala na palang bala eh. Sakto. So, ibig sabihin, meron isang bala sa chamber. So, hindi pa siya nag-open. Hindi pa siya nag-open bolt eh. Ayun, may isang bala oh. So yung last na bala, iwan. Kasi lang bala ito eh. Okay, so wait. Ayan. So, lagyan ko ba ng gas? Ayan natin, mga mabilit. Ayan, so natugal lang muna ito. So, nasa full auto siya, no? So, burst mode. May bala pa kasi. So, putok na lang natin ito. Ayan lang, burst mode. So, parang 3 round burst. 3 round. Ayan, parang ganyan. Parang lumabas siya ata yung bala. So, tumatagos pa. Ayan, wala na. Yan. Ubus na. Tapos nag-open bolt na siya. Okay? So, ayan. Balik natin. Hammer down. And, balik ko pala to sa semi. Okay?
So yun. Hindi mo malalagay sa safe to kasi parang same siya sa tunay na rifle or na barrel na ganyan. Hindi ganyan yung system. Kapag naka-hammer down, hindi mo malalagay sa safe. Okay? So, ayun sir. Ang inyong unit. Wala naman akong nakikita na napansin ko medyo kakaiba yata. Parang iba yata ito compared sa 11.5 tsaka 14.5. Other than that, everything is the same. Yung kulay lang kasi yung MK2. Okay, so if ever pala na gusto makakapanood natin yung video na to since ipapost ko siya natin, ang pagkakaiba ng MK2 tsaka doon sa MK1 is itong part na to. Ayan, makikita niyo to. Ayan. So, sa airsoft, walang kinalaman. Same lang yan, wala siyang function. Sa tunay na barrel siya merong function. Kasi sa tunay na barrel, di ba, iba yung mechanism eh. So, sa airsoft version, yung 11.5 na MK1, Mark 1, di ba, all black yun. Parang, actually, hindi naman kasi siya nakasulat Mark 1 eh. Kasi yung Mark 2, or yung MK2, black tan siya. Kaya iniisip, ginagawa ko na lang is Mark 1 pag all black. Nagkataon lang na dito sa mga 8.5, ano siya, all black siya, hindi siya black tan. Okay, hindi ko alam kung bakit. Okay, so, ayun. Yun lang naman yung pinag-iba yung design. Ito, may design siya na, iba yung design dito. So, sa tunay lang siya. Sa tunay lang. Pero yung laman loob kasi nila, pareho-pareho. Walang pinag-iba. Parang ganun yung iba yung design. Kasi ito, di ba, kasi parang umiikot kasi yun sa tunay kasi, di ba, parang pag, gumano, parang yung umiikot kasi yun pag nag-i-eject yata or parang ganun eh. So siguro ito, something like may kinalaman doon or sa gas or something. Basta, yun yung pinakaiba ng MK1 saka MK2 pag sinabing ganun, yung design dito sa may part na to. Okay? So, ayun Sir Jovic, okay na tong unit mo. So I'm going to pack it na and then dadali ko na siya sa courier as soon as possible. Okay? So ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.